Ang inaakala mong simpleng ulam, pwede palang maging big time kabuhayan. Sino pa ba ang hindi nakatitikim ng ulam na ito? Longganisa. Sa katunayan, halos bawat bayan may kanya-kanyang bersyon ito. Nariyan ang galing sa Vigan, Lokban, Pampanga, Alaminos, Tugigaraw, Cebu, Kabanatuan at kung saan-saan pa. Pero maniniwala ba kayong may pera sa longganisa? Dahil sa longganisa, nakapagpundar sila ng bahay, mga truck, planta, mga meat shop. At ngayon, sila lang naman ay kumikita ng halos 7 digits kada buwan. Mapapa, sana all ka na lang. Meet Susan. Wait, hindi ako yon. Si Katukayong Susan yon. Meet Susan Tamayo Hernandez, ang owner at presidente ng Nueva Kabanatuan Meat Products at Susan's Fresh Meat Shop. Tuturuan tayo ni Susan kung paano gawin ang winning product nila. Ano pa, kundi ang longganisa. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala ngayon ay nandito sa pwesto ni Susan's Fresh Meat Shop. Andito po ako ngayon para ituro sa inyo kung paano paggawa ng longganisa. Andito po ating giniling na baboy na may kasama ng konting taba, bawang, paminta, seasoning, at asin. Ito po ngayon baboy na ito, ilalagay po natin sa bowl. Salin po natin ng dahan-dahan. Saka po natin ilagay ang konting bawang, paminta, konting asin, at itong seasonings natin. Kaya rin ito, ating ahaluin. Kaya rin ito, pag nahalo na natin, lalagay naman natin sa lalagyan. At dito naman natin isisilid na sa isaw na tinatawag ng isaw ng baboy, itong longganisa. Pakita ko sa inyo kung paano isilid dito. Ganito ang ginagawa namin nung araw. Dahan-dahan para hindi pumutok ang lalagyan. Ngayon, itong dulo nare, tatalian mo siyang ganon. Batakin mo. Ito na ang ating produktong longganisa. Pwede na ibenta. Sa halagang 280 pesos, makakagawa kayo ng 14 na pirasong longganisa. Binebenta ito nila Katukayong Susan ng 335 pesos per kilo. Ang kaibahan ng longganisang kabanatuan sa iba't ibang bayan, yung mga tali nito, mahaba. Sa iba, duktong-duktong. Yung sa amin, hiwa-hiwalay. At saka talagang magarlic siya at the best talaga ang lasa niya. Kaya marinig ng ibang galing sa ibang lugar, ang kabanatuan longganisa talaga namang gustong-gusto nila. Madami-dami ang pinagdaanan ng pamilya ng Katukayo ko bago nila makamit kung anong meron sila ngayon. Ang buhay namin talaga noon ay hirap dahil kahit na tatlo na anak ko, di pa rin namin kaya ang buhay. Mother ko lang din na sumusuporta sa amin sa lahat ng pangangailangan. Pero siya din na nagturo sa akin magtinda para makapag-umpisa. Sa kanya din nagmula yung munting puhunan na unti-unti ko naipon. Hanggang sa ibili niya ako ng pwesto, nagsarili ako doon. Doon lahat nagsimula. Ang naranasan namin yung talagang walang-wala, kaya kailangan namin talagang magsikap para yung tatlong anak ko nga na talagang gusto namin kami na ang makapagbigay ng mga pangangailangan nila. Mabigyan ng maayos na kinabukasan ang tatlo nilang anak ang tanging nais ng mag-asawang Susan at Dennis. Hindi nila inaasahang ito ang magtutulak sa kanila upang magsumikap at maging matagumpay. Mula sa isang stall sa palengke, naimbitahan sila na maglagay ng kanilang longganisa products sa mga supermarket. Dumating sa amin ang DTI. I-try mo, sabi niya sa akin. E de sige, nag-try naman kami. Nagustuhan naman ng NE Mall ang aming produkto.
Dahil alam nilang hindi permanente ang nasabing mga pwesto, naisipan nilang magtayo ng meat shop na tinawag nilang Susan's Fresh Meat Shop na nag-aalok ng iba pang meat products. Ang kauna-unahan namin binuksan itong nasa Bitas. Mula sa isa, ngayon ay mayroon na silang 24 outlets. Mabibili rin ang iba nilang produkto sa 22 branches, hindi lamang sa Kabanatuan, kundi sa buong NCR. On challenge! Paano ba magle-level up ang longganisa? Susan, G ka na ba? G na G!